So ayun, good morning po. Nandito ngayon tayo sa Senate. So ano po ba yung pinananawagan nyo dito? Actually, ang pinag-usapan natin dito ay yung ICC. So dapat papasukin na natin yung ICC kung si para malalaman natin kung talagang may kasalanan ba, kung sino may sala o may kasalanan si Duterte. So malalaman natin, dito natin mapapatunayan talaga na walang kasalanan talaga. Takit naman matatakot si Mr. President Duterte. Diba? Harapin niyang kung may kaso, mati harapin niyang. Kasi bakit ka matatakot? Dapat na siyang pumasok. Kasi may dahil naman ang ano ng mga international sa ICC court na gusto nila nang litisin si PPRD, di papasukin natin para malaman na malalaman natin na transparency ang laman natin. At malaman din ang bawat Pilipino kung may kasalanan talaga siya o wala. Dapat na siyang papasukin din. So bukod kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sino-sino pa po ba ang gusto yung papanagutin sa ICC? Actually, marami naman sila. Harapin din talaga nila kung sino-sino man yun. Harapin nila. Ba't matatakot sila kung nasa tama ang alaman sila, diba? Sa wasto. Harapin. So hanggang kailan nyo po gagawin itong pinaglalaban nyo po? Depende kay Mr. President BBM. Nasa desisyon niya po yan kung papasokin. Kasi nasa kanya pa rin ang nakasalalay ang ICC niya kung papasokin niya dito sa Pilipinas. Kasi meron tayong justice dito. May Supreme Court tayo, meron tayong ombudsman, meron tayong may iba-ibang justices dito sa Pilipinas. Kasi sinabi niya ni BBM na ang may sarili tayong korte dito sa Pilipinas. Kasi yung ICC international, pang palate niya sa buong mundo. Eh kung sa kay BBM po ang final decision po kung papasokin niya yung ICC. So para sa mga biktima po ba itong pinaglalaban nyo? Sa mga biktima? Biktima daw po ng mga EJK. Kasi ang ICC po, kaya po sila gustong pumasok dito, ay para daw sa mga nabiktima ng mga EJK nung panahon ng War on Drugs. Dapat lang talaga para ma-investigan talaga yan na papasokin na lang po para magkaalaman talaga. O panawagan nyo po sa Senate? Para sa Senate, sini talaga dapat ayusin na po ng maayos, aprubahan nila kung dapat aprubahan na papasukin nila ng ICC. Kasi maraming bumagsak na katayan sa panahon ni PPRD. Pasukin nyo para malaman natin kung totoo ba yan, mga pangyayari na yan. Kung harapin niya, aprubahan nyo na. Bakit tayo matatakot? Kasi ICC. May batas. Papasukin na kasi ICC yun. International yun. Diba? So sa inyong palagay, wala na po talagang pag-asa mabuo ang unity team? Sa nakikita ko unity team, medyo nahati na sa gitna ang unity team. Kasi dapat ang pamilya Duterte, dapat manahimik na sila. Mismo sa kanila mismo lang galing ang pagwawasak ng isang unity team na iyan. Dahil sa mga pinagagawa ng tatay ni Inday Sara, dapat hindi ganun. Bakit inawa niya sa part ng mga Marcos Way, sa mga kaibigin, dapat hindi ganun. Kaya nahati o na sisira na yung tinatawag na unity team.